Okay, late ka na naman. Bilisan mo na at mahuli ka sa gawain. Opo, ma'am. Sorry po. Buti na lang maintindihin si ma'am. Nauunawaan niya ang mga responsibilidad ko sa bahay bago pumasok ng paaralan. Kailan ka ba yun? Ibigyan ko kayo ng paper at number. Ang galing talagang magturo ni ma'am. Sa lahat ng guru ko, si Ma'am ang pinakapaborito ko. Lahat kami nag-e-enjoy tuwing oras ng Filipino. Katulad ni Ma'am Yoli M. Ciudadano. Siya ang may pinakabukod tanging pamamaraan ng pagtuturo at pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Siya ay ang aking guro. Lahat ng kanyang mga katangian ay talaga namang nais kong tularan mula sa kanyang pananamit at pagsasalita. Mapagtiis siya at laging matyaga. Sa tungkulin niya ay lagi siyang handa. Pagmamahal niya'y katulad ng isang nanay na walang kapantay. Para sa aking guro, maraming salamat sa iyong mga itinuro. Kabutihan mo'y hindi ko malilimutan kailanman. Ika'y nagsilbing inspirasyon dahil sa iyong dedikasyon. Gabay ka sa aking buhay. Kaya ako ngayon ay naging matagumpay. Siya ay ang aking dakila at natatanging guro, si Ma'am Yoli M. Ciudadano. Magandang araw, Tobalites! Kamusta ang inyong muling pagbabalik sa ating paaralan? Natutuwa kaming makita kayo na kayo excited sa inyong pagpasok muli. Ngayon, narito na naman tayo para sa isang masayang bilahan sa ating segment na Tita's Top Alive. Masipa, maasahan, masayangin, matalino at masigasig na guro. Yan ang ilan sa mga katangian ng isang guro na matagal nang naglilingkod dito sa ating paaralan. Yes, and for almost 32 years, buong puso niyang inilaan ang kanyang buhay sa pagtuturo at paghahatid ng dekalidad na edukasyon para sa ating mga minamahal na mag-aaral, ma'am. Kami ay napapahanga sa kanyang dedikasyon at galing sa pagtuturo, hindi lamang sa Filipino subject, kundi pati rin sa pagtubog ng kagandahang asal ng mga kabataan. Siya rin na nagsilbing ina na paraging nakagabay sa lahat ng kaguruan dito sa ating paaralan. Tunay nga hindi matatawaran ang lahat ng tulong, malasakit, pagmamahal at serbisyo mo sa San Cristobal Integrated High School. Kaya naman, Ma'am Yoli M. Ciudadano, kami at ang buong San Cristobal Integrated High School family ay buong pusong nagpapasalamat sa mahigit 3 dekada mong serbisyo at pagmamahal sa ating paaralan. At bilang pasasalamat, tanggapin mo po, Ma'am Yoli, ang simpleng presentasyon na ito na
inihanda namin para sa iyo. Mga mensahe mula sa malalapit mong kaibigan, dating kasamahan sa pagtuturo at ilang pang espesyal na tao sa buhay mo. Isang mapagpalang araw po sa mga Tobalites. Isang kagalakan po na makabahagi sa pagbibigay pugay or pagbibigay ng paparangal sa isa sa mga haligi ng paaralan ng San Cristobal. Maraming salamat sa ating kasamahan, kaibigan, kumare na si Arlene Belen na siyang nag-invite talaga sa akin na magbigay mensahe sa ating kaibigan, kumare na si Ginang Yoli Ciudadano. Yan. At ano nga ba yung maaaring masabi ko sa isang guro, sa isang Yoli Ciudadano ng paaralang San Cristobal? 26 years ago, sa aking pagkakatanda, siya ay isa sa humanap sa akin at nag-inform sa akin na ako ay natanggap na ng paaralan ng San Cristobal. At yun ang simula ng aming matagal na pagsasama na tumagal ng 15 taon. Sa 15 taon na yun, ay doon ko siya nakilala. Sa katunayan, isa siya sa nag-guide talaga sa akin doon sa paaralan yun. At para na talaga kami magkakapatid, parang isang pamilya na talaga kami, kaya halos kami eh magkakumari na talaga. Palitan lang kami ng mga inaanak. At nakita ko doon kung paano siya naging, sinasabi kong naging mabuting ina sa kanyang tatlong anak, isang ulirang asawa kay paring Johnny, at napakabuting kaibigan at kumare. Yan. Sapol yan ay mayaman yan. Madaling mautangan. Ayan. Madaling malapitan. At talaga naman na masasabi ko naging mabuting guro sa mga mag-aaral. At talaga naman na kung makikita natin halos ng mga guro sa San Cristobal ay inaanak na niya. Kaya nagpapatunay na talaga siya ay isang mabuting tao. At sabi ko nga sa kanya, Mario, bata ka pa, bakit ikaw ay magre-retire na agad? Nakakagulat. Kung tutuusin, mas matanda pa nga akong tingnan sa'yo. Eh? Dahil puti-puti na ang buhok ko. Pero siya, di ko akalain na last day na pala niya kanina. Kanina, September 1. Sabi ko nga, anong gagawin mo? Nabanggit niya nga sa GC na iseset niya ang kanyang mga unang araw ng pagre-retiro bilang guro. Na iisa-isahin niyang ayusin yung kanyang mga halamanan. Ayan. At doon naman talaga siya magaling. Talagang napakagaling maghalaman. Filipino teacher, pero naging TLE teacher din talaga siya. No, naging canteener pa noong aming kapanahunan sa San Cristobal. At hindi lang yun. Taga-type print sila ng aming, taga-gawa pa rin niya ng payroll namin at taga, parang naging liaison officer pa namin, no, tamo. Jack of all trade talaga, kumari kong ito. At bilang pagbati sa iyo, panalangin ko na lang, ang dalangin ko na lang sa iyo, i-enjoy mo ang iyong buhay pagre-retiro kasama ni paring Johnny at alam ko na ang iyong mga gagawin. Kasi talagang napuno ako sa iyo itong mga nakaraang huling taon kung paano ka naggagala. Ayan. So, inaasahan ko na talagang lahat ng lugar dito sa Pilipinas ay iyong papasyalan kasama ni paring Johnny. Yan, i-enjoy mo lang ang buhay reteradong guro. Bagaman sabi ko nga sa iyo,
Napakabata mo pang tingnan. Sana ay katulad mo rin ako. Sana maabot ko rin yung ganilang sitwasyon mo ngayon na kahit batang-bata pa, talaga namang blooming na blooming pa, ay talagang magre-retire na, parang ganun. No, ay kayang-kaya pa talaga. Pero yun nga eh, siguro ay ilang taong ka na ba sa pagtuturo? 30? O lampas pa ng 30 years? Yan eh. Yan, ayun lang ang panalangin ko sa'yo. Enjoy mo lang yung gagawin ngayong ikaw ay retirado na simula bukas. Yan, at panalangin ko na magkaroon ka pa ng maraming, enjoy mo lang ang buhay mo kasama nga ni Paring Johnny at pagpalain ka ng Diyos. At God bless na lang sa'yo. Yan. Po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa aking dating guro at naging katrabaho sa San Cristobal National High School. Ngayon po ay San Cristobal Integrated High School. Walang iba kundi si Ma'am Yoli Ciudadano. Ang masasabi ko lamang po ay isa siya sa mga naging mabuting guro at katrabaho nung ako ay nasa San Cristobal National High School. Isa rin po siya sa aking mga guro na iniidolo kung saan ay natutunan ko kung paano ang maging isang mabuting guro. Natutunan ko rin po sa kanya na dapat talagang ibahagi kung ano man ang meron tayo sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat po sapagkat hindi niyo po ako pinabayaan nung panahon ako ay nasa San Cristobal National High School. Lagi po kayong nasa likod ko sa tuwing ako ay may pangangailangan. Maraming salamat po, lalo na po at nalalapit na ang inyong retirement. Angad ko po ang na magiging masaya kayo sa mga darating na panahon. Sana po ay kumasyal na lang kayo ng mamasyal. At sa ganun ay maging masaya po kayo. At sana ay patuloy pa rin po kayo na makapagbahagi ng mga kaalaman magamat wala na kayo sa FBA. Ngayon po, maraming salamat po sa akin na. Narating mo na yung age na kung saan ikaw ay nasabi ng isang retiree. Welcome to the world of retirees. Alam ko naman na ikaw ay naging napaka isang devoted na guro na kung saan buong buhay mo ay isinilbi mo sa pagtuturo, isang napaka-dedicated na guro na ginawa mo ang iyong part, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, ginawa mo ang lahat ng kaya mong ibigay sa iyong mga estudyante, at ito na ngayon yun, ito na yung bunga, ito na yung fruits ng iyong mga ginawang pagsisikap, pagtitiyaga sa pagtuturo. Kaya, welcome. Welcome to the world of retirees. Ayan na, ma-enjoy mo na talaga na minsan ay magising ka na akala mo ay ikaw ay late na sa umaga, dali-dali ka, stress, nandyan. Pero ngayon na ikaw ay retired na, ba, ay fresh. Fresh ang isip. Walang iniintindi, walang inaalala na mga gagawin sa school. At ang isip mo ngayon ay makapokus ka na sa iba pang gawain sa bahay na hindi ka ma-stress masyado. Kaya sabi ko na ikaw ay isang napaka masipag, mabuting guro, mahal sa mga eskwela, sa mga kasamahan, at ikaw ay talagang, sa pagkakakilala ko sa iyo, ay ikaw yan. Talagang pag may gagawin ka, ay hindi ka agad, hindi ka tumitigil at ginagawa mo agad. Okay. Mari, welcome. Mararanasan mo na ngayon yung buhay na kung saan ay wala kang stress sa gawain kong paaralan. Kaya, pinabati kita. Welcome to the world of retirees. Yan lang. Enjoy mo.
habang kaya mo pa, puntahan mo yung mga dapat mong puntahan. Dahil alam mo yung edad natin, eh, ando na yung sasabing ikaw ay hindi ka na makaalis dahil masakit ang paa mo, nararayuma ka. Pero ganyan, alam ko naman na malakas ka pa, pwede mo pang enjoyin yung buhay mo. Bye and congrats. To one of the best person whom I work with in this school, Maring Yoli, thank you very much for your kindness, for the support you extended to me in different aspects. I will not forget it, and it will remain always in my heart. You will be missed by everyone, and never be forgotten. Best wishes on your retirement. I hope you had a wonderful retirement. Enjoy your life with your family and friends. Now, the fun begins. It's time to enjoy your new pace of life, your retirement. Maricoy, goodbye pressure, goodbye pension, hello pension. Hello everyone, good day. For today, I want to greet Mrs. Yoli Ciudadano. Congratulations and welcome to the retiree's world. Si Ma'am Yoli ay isang kaibigan, isang kapatid, at isang kasamahan sa trabaho. Napakabait po niyan. Malaki ang naitulong din niya sa akin bilang isang kaibigan. At ngayon, makakasama na siya sa listahan ng mga retirees ng DepEd San Pablo. Welcome to the retirees world. Maring Yoli, ako'y natutuwa sa iyo dahil ngayon ay magre-retire ka na, prim-prim ka na, nagawin. Alam ko, mahilig ka sa gala, makakagala ka na ng napakarami kung saan-saan ka na makakapunta. Kaya sa iyo ay inaasahan ko na lagi tayong magkikita dahil malaya ka na. Ako hindi pa malaya, no? Nasa trabaho pa rin, pero sisikapin ko na magkaroon ng oras para sa iyo dahil lagi kang may oras para sa akin. Kaya Maring Yoli, enjoy your retirement life at maging productive ka sa retirement life mo na kung saan kasama ang iyong asawa, ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong mga minamahal na po. Muli, salamat sa iyo sa mahabang taon na pinagsamahan natin. Good luck and God bless. Si Ma'am Yoli ay isa sa masasabi kong huwarang guro. Isang gurong kakikitaan mo ng dedikasyon, ng commitment, at ng hard works. Isang gurong tila baga hindi napapagod. Masipag siya sa lahat ng aspeto, lalo't higit sa larangan ng pagtuturo. Mapagbigay, maunawain, may angking talino, at masayahin. Kaya naman, makikita mo sa kanyang mukha, halos walang ipinagbago mula nang makasama ko siya. Mula 1993 hanggang 2017. Walang nabago sa kanyang mukha. Larawan ng isang babaeng edad lang ang tumatanda, ngunit hindi ang mukha. Masayang kasama si Ma'am Yoli. Hindi yan nauubusan ng kwento. At yung tipong hindi kaantukin pag kasama mo siya, lalo na nga't parehas na malakas ang aming boses. Sa loob ng halos 24 years naming magkasama sa San Cristobal, hindi ko siya kinakitaan ng kahinaan ng loob kahit masabihin na siya ay mayroong pinagdaraanan o may problema. Masasabi ko rin na siya ay napaka very sympathetic si Ma'am Yoli kasi handa siyang dumamay sa iyo. Ano man ang pinagdaraanan mo, ano man yung mga problema, personal man, emotional at maging financial, lagi siyang nandyan. Handa siyang dumamay, handa siyang tumutong hanggat kaya niya. Naalala ko noong una ko siyang makasama sa San Cristobal, noong unang taon ko doon, hanggang sa pangalawang taon ko doon, siya yung unang dumamay sa akin, nagpalakas ng aking loob ng magkaproblema ako sa pagtuturo. Ang masasabi ko, sa samahan namin sa San Cristobal, kasama ng iba pa naming mga kumare,
ay talagang walang kapantay. Magkasama kami sa saya at lungkot, sa tagumpay at problema. Wala kaming iwanan, isang tunay na pamilya. So, parang kailan lang, 1993, nang una tayong magkakilala, magkasama bilang guro, ngayon magre-retiro ka na. Congratulations dahil nauna ka. So, Maring Yoli, binabati kita, natapos mo yung karera sa loob ng 30 years bilang isang matagumpay at huwarang guro. Sa pamamagitan ng husay at galing mo sa pagtuturo, maaaring ang masasabi ng iyong mga naging mag-aaral ay salamat. Salamat sa paghubog mo sa kanila, sa paglinang ng kanilang kaisipan, at sa pagbabahagi sa kanila ng iyong kaalaman. At tulad ng mga mag-aaral na ito, ito rin ang masasabi ko sa iyo. Salamat. Salamat sa pagiging mabuting katrabaho, kumare, at kaibigan. Salamat sa mga naitulong mo rin sa akin. Congratulations at mabuhay ka. Pagpalain ka pa ng Panginoon. Dalangin ko pa na marami pang kaarawan ang dumating sa iyo. Habang buhay, kalakasan, kalusugan, at maging matagumpay ka. Kung ano man ang mga gagawin mo pa, kung ikaw man ay may plano sa pagninegosyo o kung ano mang uri pa ng trabaho na gagawin mo, maging matagumpay ka, maging matagumpay kang ina ng iyong tahanan at lola ng mga apo mo, at nawa ay ang iyong naging legacy na ito sa San Cristobal ay hindi makalimutan ng mga mag-aaral na naging bahagi ng buhay mo. At kami bilang mga kapwa mo, kaguro at mga kaibigan, hindi rin namin malilimutan yung naging samahan natin. Higit sa lahat, hindi namin malilimutan yung mga natutunan namin sa iyo at yung kabutihan na pinakita mo. God bless you, Maring Yoli. Magandang umaga sa lahat ng taga San Cristobal. Ako'y natutuwa na balita ko na si Yoli Ciudadano ay gagraduate na sa pagtuturo. Maraming maraming salamat sa Panginoon, at malakas pa siya ay makaka-retire na. Congratulations, Yoli. Alam ko na ikaw ay malulungkot pagka naka-retire. Alam mo kung bakit? Dahil sa hahanapin mo ang araw-araw na papasok ka, pagpasok mo. So, ako'y natutuwa, at halos lahat yata ng principal, napakisamahan mo. Napakagaling mong makisama kahit sa mga guro, mahal na mahal kanila, at ng mga principal na nagpunta dyan sa inyong school. Hindi ka malilimutan, hindi mawawala yung, hindi malilimutan yung iyong mga tulong na ginawa, yung iyong pagkukusa sa mga trabaho, at sa pagiging magaling na guro sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, sa magandang ipinakisama mo din sa akin, na up to now naman ay magkaibigan pa rin tayo. So, ingat ka palagi, and congratulations. God bless sa iyong family at sa iyong pagre-retire. Salamat! Hello, have a wonderful day. This is your day, Maring Yoli. And for me, syempre si Ma'am Yoli, noong una ko siyang makita, that was September 14, 1994, ito yung first day ko sa San Cristobal. Nung una, ang tingin ko dyan, matapang. Siya yung assistant ng principal. Kasi that time na si Ma'am Robles ang aming principal sa San Cristobal, iilan pang estudyante namin noon. So, kay Maring Yoli, si Ma'am Yoli ang nagbibigay sa amin ng kung ano mang gusto naming malaman about the school, mga about trabaho. So, siya yung nagbibigay. Kaya nga, ang alam ko nung
una, siya yung assistant principal. And later on, syempre, nalaman ko, nung pagdaan ng mga araw, doon kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-banding, syempre, hanggang sa naging kumari ko siya. So, yung aming days noon sa San Cristobal, masasabi ko, eto na yung best. Actually, kung nga ako'y mabibigyan ng pagkakataon na makabalik dyan, syempre, gusto ko pa rin na dyan ako magturo. Pero since parang medyo malabo, kahit may senior high school na kayo, pero love ko pa rin ang San Cristobal. Half of my life. Imagine, 21 years akong nagturo dyan. At 21 years ko ding nakasama si Maring Yuli. So, syempre, nung mga unang araw, noong September 1994 nga, yun yung aking mga unang araw dyan sa San Cristobal, medyo may takot, may kaba kapag nakakaharap ko siya. So, dahil nga doon sa nabanggit ko, pero noong nagkaroon na kami ng pagkakataon na magkasama-sama, magkakasama talaga kami niyan sa pagpunta doon sa Sungwa, naglalaba kami ng mga kurtina, kasama na rin syempre ang paglalangoy, pagdadala namin ng pagkain, yung mga ginataang langka na may tulingan, at naglulupakan pa rin kami. I remember kapag last day na ng reading namin, meron na kaming dalang pampaligong damit, may dala na rin binalot, at pumupunta talaga kami, idinadive namin ang aming pagod sa paggawa ng forms hanggang sa pag-reading namin, doon namin dinadala sa Sungwan. So, hindi lamang doon ang aming samahan. Siyempre, dahil kami mga kikay, lumuluwas pa kami ng Divisoria para lang bumili ng pangkikay naming damit. Kaya, sa Paul ay may hilig na kaming pumorma kahit sabihin na, ewan ko kung may magsasabi na kami mga baduy. Ano, Mare, di ba? Tapos, pagka yung may program, siyempre, magkakasama kami sa pag-prepare and then mag-uusap-usap kami kung ano ang susot natin, naka-coat, di ba, Maring Yoli? So, si Maring Yoli ay, as a teacher, dyan nauso yung MP1 hanggang MP4. Ano yung ibig sabihin ng MP? MP1, Manila Paper 1, Manila Paper 2. So, sabi nga nung umattend kami ng reunion, ang sabi ng estudyante namin, kilalang kilala nila si Maring Yoli at doon sila natutong makipagtalastasan, mag-explain sa unahan. Kaya yung isa nating MC dyan or anong tawag doon kay Barbie, napakagaling, napakahusay niyang mag-host. So yun yung nasasabi ng mga bata kay Maring Yoli kasi ang kanyang paraan ng pagtuturo sa bata ay dinevelop niya kung paano humarap sa tao na nagsasalita at nag-explain. So, Maring Yoli, I am happy. At ikaw, syempre, ay you can use yung buong 24 hours mo kahit tulog. Ay magagamit mo na sa lahat. So, syempre, spending with your apo na malalaki na ngayon, dalagat binata na. Hindi pa naman siguro apo sa tuhod kasi ay far, very far pa, nag-aaral pa sila. I'm praying na hindi ka malulungkot sa iyong pagre-retire bagkos lalong magiging masaya at lalong dadami ang ating lakad. Wag na hindi ninyo ako isasama, lagot kayo sa akin kahit ako'y malayo. I am one text away. So, congratulations, Maring Yoli, at hangad ko na mas magtagumpay pa kayo. Yung family mo ay mas mablesan pa, yung mga apo mo sa pagiging swimmer, mas marami pang panalo. So, good luck, Maring Yoli, and I'm happy for you. Si Ma'am Yoli Ciudadano ay isang magaling na guro. At nire-respeto rin ng mga estudyante na kahit medyo lugo, nire-respeto pa rin bilang guro. Si Ma'am Yoli, bilang guro, ginagabayan niya mga estudyante niya at tinuturuan din ng good moral. Ma'am, good luck sa inyong pagre-retire. Mamimiss ka namin kahit hindi na kami pumapasok. At least kung may kailangan pa rin,
susuporta pa rin kami sa eskwelahang pinasukan namin kung kinakailangan. Sana mag-enjoy ka sa iyong retirement. Thank you sa lahat ng mga naituro at naitulong mo sa amin. Si Ma'am Yoli, para sa akin, siya yung iidolohin mo na isang guro. Kasi isa siyang napakabait at napakamagaling magpayo sa mga estudyante. Si Ma'am Yoli ay naging inspirasyon ko kasi siya yung lagi niya sinasabi na kinuwento kasi niya sa akin yung buhay niya na kahit nag-asawa na siya, ipinagpatuloy pa din niya yung kanyang pag-aaral para maging matupad yung kanyang mga pangarap. So, naging inspirasyon ko yun na kahit anong mangyari sa buhay mo is ipagpatuloy mo lang para magbunong iyong pangarap. At naging okay naman yun sa akin na dinala ko yun kahit hanggang ngayon, kaya siya ay naging idolo ko. Simula noong high school ako hanggang ngayon, iniidolo ko pa din siya. Ma'am Yoli, salamat po sa pagmamahal mo sa ating dating barangay San Cristobal na naging National High School, barangay San Cristobal National High School na ngayon po yung integrated high school na. Maraming salamat po na naging bahagi kayo ng aming paaralan, na naging teacher ko, na naging teacher pa po ng aking mga anak. Nasabi mo nga, yung aking mga anak ay iyong mga ako. At ako po'y nagpapasalamat dahil isa po kayo sa aming hinahangang teacher. Guro na nasasabi po namin na ipagmamalaki namin kayo dahil napakabait at napakabuti ng inyong puso. Happy retirement, Ma'am Yoli, at sana po ay yung mga natitira niyo pong panahon ay ma-enjoy nyo po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalo tigit sa iyo, Ma'am Yoli. So, malapit na ang ating retirement, pero mauna ka muna sa akin ng mga ilang taon dahil pareho tayong 30 years na dito sa DepEd San Pablo City. Ikaw naman ay dito sa San Cristobal National High School o San Cristobal Integrated High School. So, marami kang natulungan mga estudyante na binago mo talaga ang kanilang buhay. Lalo tigit ang ating mga guro. Ikaw ang naging gabay nila sa loob na 30 taon. Marami kang naiambag sa San Cristobal Integrated High School. Ngayon, may enjoy mo na ang iyong family dahil 30 years. In 30 years, wala tayong ginawa kung hindi maglingkuran sa paaralang ito. Ngayon, more time na sa iyong mga apo at sa iyong mga anak. So, enjoy your retirement, Ma'am Yoli, and God bless. Isang magandang araw sa ating lahat. Of course, sa ating masipag, mabait at maasahang punong guro, Dr. Donnie Aris C. Malibar, Principal 4. At sa lahat ng guro ng San Cristobal Integrated High School, ang araw nito ay napakahalaga sa ating lahat, lalo na sa akin, upang bigyan parangal ang ating kasamahang guro, si Lina Yoli M. Ciudadano, o siya ang Filipino Coordinator. Siya isang butihing guro na naglingkod at naging pangalawang ina sa loob ng 30 taon dito sa paaralang San Cristobal Integrated High School. Ma'am Yoli, hindi matatawaran ang iyong naging bahagi sa paaralang ito. Ikaw ay matibay na ilaw at haligi ng paaralan, nagsilbing inspirasyon at huwaran sa ating mga kasamahang guro at sa buong komunidad ng Barangay San Cristobal. Taos puso ang aming pasasalamat at tunay na may pagmamalaki sa larangan ng inovasyon. Mahal na mahal ka namin, Ma'am Yoli, at sana'y pagpalain ka pa ng poong makeup pa. Hello, Ma'am Yoli. So, good morning and it's a good day to celebrate your 30 years in service. For the past 30 years, you have provided your passion and commitment in our learners to learn more in Filipino. So this is my message for you. So thank you for everything you have done for the learners of San Cristobal IHS. No one can say goodbye to a teacher like you, Ma'am Yoli, because you'll forever be in the hearts of the learners, parents, teachers, and in the San Cristobal community. I wish you nothing but the very best in your retirement and happy retirement.
action. Para updated kayo sa mga bagong video, huwag kalimutang mag-like, share, comment, at mag-subscribe sa official YouTube channel ng Tobalize TV. Basta Batang Tobalize,